Hello guys, tag me. Magluluto tayo man. Magluluto ako ng papagito sa itong salmon. Itong salmon. Half na salmon. Wild Pacific Ocean na salmon. Hindi, ano to, hindi Alaskan. So, ingredients natin ay olive oil, yung nor, tapos ranch, mayroon tayong ground black pepper, salt, lemon, chicken cubes, nor powder. So, ito na ang pinakaasin ko. Ang gagawin ko, ito na ang pinakaasin ko. Kasi maalat na ito eh. Tapos, lalagyan ko ng itong ano ko, paborito ko. Lemongrass powder. Tapos, chili powder. Hindi ito maanghang yung ano to, hindi maanghang ng mga chili. Tapos, luya, tapos minced garlic, bali isang buo or dalawang kutsara na minced garlic kung may mabibili kayo sa store. Tapos of course sibuyas, minced na sibuyas. Papakita ko sa inyo. Alright, now muna, haluin ko muna itong drawing ko muna ito. Itong miss muna natin itong garlic. Drawing lang yan. Tatarin lang. Ito ay natutunan ko sa anak ko. So, tinuro niya sa akin ito. So, paano mag the best na luto ng big salmon. Okay. Luya. Okay guys, ini-slice ko itong luya. Kita? Slice ko itong luya. Maraming luya lang. Walang dadamihin natin ng luya. Kasi ikalat yun. Tapos ismask ko ito. Ginagawa ko, inismask ko yan. Ismask mo pala po natin. Para pag pinagtad mo ng madali na. Kapalis, ano yun. Ganyan yung mga. So guys, ayun na, titira ko lang. So, hindi marami yan. Ganyan yun lang yun. So guys, kung pinakamaganda kung magbibake kayo ng salmon ay yung may skin, kasi yung skin ay hindi didikit sa ano, kasi kung skinless dumidikit na yun sa aluminum foil or sa pan. So, dahil nagbibig ako ng tinapay, mayroon akong gamit na pagbake. So, ano lang ito, kata rin lang ako sa Pilipino siya, itong luya. Kasi kakainin natin ito, kasama-sama ito.
benefits ng alam niyo naman. Ang benefits ng luya sa tuwang ay napakaganda. So, yung natargan natin para natin na so, yun. Pwede yung halo na yan. Pwede yung halo na kasi yan. Tapos, sibuyas naman. Ano yun ang sibuyas? Yun nga lang. So ang sibuyas ay kulang to. Nadagdagan ko ng kunti. Nadagdagan ko ng kunti. Mayroon akong natirang puti. Halo ko lang. Pareho lang naman. Sa pula. Guys, iyak tayo sa ano to, ano sibuyas. Ngayon, haluin lang natin to. Haluin na lang natin itong sibuyas, bawang, at saka yung garlic, yung luya. So ngayon, itimpla na natin to. Ito natin na. Ito yung medyo maalat na to. Itong north, chicken north. Itong ginagamit ko. Kasi yung ano to, yung gawa sa ng Mexican, kaya maalat. So, we have to strain it. And that's already a base mixture. Yun lang. Haluin natin. Hindi na po tayo mag-aasin. Hindi na po tayo mag-aasin. Okay. Tignan yan. Tapos, ihalo na rin natin yung lemongrass powder. Lemongrass powder. Tapong lang sibuyas. Okay. It's custard, yeah. Okay. All right. Now on. So we chilled this for 3 hours, but it's cooked by wedding overnight. Okay. So we're cooking wrap. And because we've prepared something beforehand, this can chill. Yes. Okay guys, ito, ano lang ito, papahiran natin itong olive oil. Ano mo dito? Ano natin ng olive oil, yung salmon. Ang kabila para hindi dikit. Gagamit po tayo ng virgin oil. Alright, tapos ano natin ang bawa tayo ng limon. Pipigyan lang natin ng limon. Ito. Ganyan lang. Okay, isa pa. Pipigyan natin ng limon. Actually, my mom forgot and I to prepare dessert. Sabi ko, may kali. Okay. We have no dessert. Alright. Ngayon.
Kinatin ang nor. Tulang natin ang nor. Ano lang, all over lang. Hindi masyado, no, marami. Ito ay ginagamit sa mga restaurant. Sa totoo, kasi nagtatrabaho sa restaurant. Okay? Ngayon, kama tayo ng mayonis. Ranch. Ranch yung gagamit ko. Yung iba sa restaurant ay mayonnaise at saka ranch ginagamit nila. Pero karamihan sa mga commercial, mayonnaise. Pero ako ay ang ginagamit ko ay ranch. So, okay. Ngayon, ano natin ang ranch. For layer, oh my gosh. That's why it's good. That's what makes it good. The taste of butter is so good. Yeah. So it's brown already. Tapos, ano lang natin. Start making it. All over na ano. But I want to make sure you have 6 layers of this. It's true. Pwede nga kamay na lang. Mas maganda ang kamay. Kasi, tapos, alright? Amazing. Ganyan. Pero bago kayo mag-bake nito, pag ano na, i-preheat nyo na yung oven nyo para i-preheat nyo na ang oven nyo para pag ano. Alright? Ngayon, kaya natin. Lagyan na natin yung ito. Yung minced garlic at saka guys, turin natin ito. Ito lang. So yan, hindi na natin kailangan tikman yan kasi yung nor lang ang ginamit ito. So hindi gano'ng masyadong maalat. Tama-tama lang. So ito na yan. I'm ready to bake na to. Alright, lagyan natin sa oven. Ang ano nito ay 400 degrees. Okay. See you. Pakita ko sa inyo kung paano ilagay. Lagyan natin doon sa oven. Lagay po natin dito sa gitna. Okay. Tapos natin sa 400 for 20 minutes to 30 minutes. Guys. Okay. Tapos ngayon, meron pa akong gagawin para sa ano dyan. Okay? Atin. Naka-on? Ay, oh, move! Hello guys, okay. Since na may yanon tayo, may salmon, papakita ko sa, papartnera ko lang ng red potato. Ngayon, since nahugas na to, chachap ko na lang to. Itong pinaka-partner. Pwede rin ito, ginagawa ko ito sa chicken at chicken. Chicken Thai na bake. So, okay. Dahil diet kami, ayaw namin ng kanin. So, ito na lang gagamitin ko. So, yun.
inside, magugulat yung mismo siya. Magugulat yung sa palo ng pasin. Ito mo na guys. Nag-dose yung chicken. Iwain lang natin ito ng dice. Dadas lang natin ito. Add more room. Mas tumbol na temperature na higher. Kita yung ano? Just bring it sa oven. Kita ang pagdes ko. Alright, now that the chicken is inside of the oven, yun. Why nothing and dice? Para alam natin kung luto na yung oven niya. It says here, whole pork is about 165 degrees Fahrenheit. Put it inside. Pwede rin, guys, white puti ito. Puti. Pero, kailangan din. So when we are ready for the balatan mo na. Or hugasan mo. Guys, hinugasan ko muna. Para sigurado. Ngayon, dadash na natin ito. Ganyan lang kalaki. Tapos ilagay natin dyan. Dash natin na. Masyado man laki para kasi malaki ito. Guys, mas maganda yung malit na kusa tawag din maluto. Okay. Okay guys, okay, tapos ko nang idea chapin yung ano itong red potato. Lalagyan ko ng bell pepper. Ganun dito, dice lang, dice din ito. Ano lang. Okay. Meron naman talaga itong bell pepper. Pwede rin ano. Para hindi ko, hindi sayang. Okay. Yun. Ano natin ito, dito. Hingin natin yan. Ini lang kalaki. Dice din. So, halo na natin ito. Okay guys. Ulit. Lagi natin ito. Ang nor. Tama lang. Mga dalawang isang kutsara. Kutsara. Ng kutsara. Tapos ay ano natin itong the rest na ano. Tapos sa black pepper. Ay, kalimutan pala lagyan ng black pepper. Ma. Pero okay lang. Tapos olive oil. Yan ang ano yan. Kunti lang. Ika ano. Dalawang kutsara. Tapos yun, ganyan. So dahil may ano na to, hindi na ako mag-asin. Ganyan lang. Guys. Haluin lang. Haluin lang natin to. Hintay na pa sa nangyong. Yun na,
Okay. Lagyan na natin yan. Ganyan lang. Dadagdagan ko ng celery. Para ano? Celery. Kunti na lang. Para hindi naman ano ang celery. Okay. Yun, guys. Lagyan natin doon, ihabol natin doon sa oven. Yun guys, mga antay natin mga 20 minutes, ito na yun, yung salmon ay malapit na maluto. Alright, let's see you guys. Ito na, itikman natin, masarap. Mainit pa, medyo nasunog ang ano niya. Ano lang naman ito eh. Subukan natin. Guys, luto na. Ito, kung nga pala, kalimutan ko, babay ako ang ina. So, luto na. Itong potato. Ayan. Sarap yan, guys. So, yun. Makakain na kami. Guys. Ito, tikman natin. Sarap yan. Ayan. Itong limon na ako magkakanin yun. Okay guys, okay. Tikman ko na. Sarap talaga. Kaso lang medyo maalat ng kuti. Yung hindi ko na nga nilagyan ng asin. Hindi ko na nilagyan ng asin. Pero medyo maalat ang kunti dahil yung nor, maalat talaga yun. Pero hindi masyado. Tama lang na ano, para sa akin maalat. Bawal sa akin maalat. So, yun. Pero masarap sa. Subukan nyo kung gagawin nyo sa bahay nyo. Subukan nyo gawin. Yun lang, kailangan doon ng yun na luya, sibuyas, bawang, tagtarin nyo lang, tsaka olive oil, extra olive oil, extra virgin, at tsaka paminta, at tsaka yung chili powder, yun, tsaka yung mayonnaise. Lemon pala, lemon. Huwag niyo kakalimun yung lemon. Lemon muna pala. Lemon muna bago ang olive oil. Ayun. Alright, thank you for watching guys. Maraming salamat sa panonood. See you my next video. And please don't forget to subscribe and get a notification for my upcoming or new video. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you, bye-bye.